Oh, ngayon good news mga kababayan, no? Okay. Para maibsan yung pangamba ninyo sa traffic, okay, sa pangamba ninyo sa COVID, okay, pipilitin pa rin namin magbuti, no? Oh, ngayon, we will make it better, bigger, and efficient. And to top it all, more convenient. Yun po, so andito tayo ngayon sa Mike Reno Grandstand kung saan nga po dito magkakaroon ng pangalawang drive-thru COVID-19 testing nga po dito sa lungsod ng Maynila. So kasalukuyan sila ngayon nagsiset up nitong misting area para po sa mga sasakyan. Ayan. So expect natin sa sinabi ni Yorme na within 48 hours nga po eh matatapos na ito at syempre madi-congest yung traffic doon sa Mayloton area. So dito talaga eh mas malaki po yung magiging COVID-19 drive-thru testing area as kumpara doon sa ano sa Mayloton. Ayan, so dito sa May Quirino Grandstand talagang merong linya para sa nakamotor, sa mga nakabike, sa 3 wheels, tsaka sa 4 wheels po. So kasi kumpara doon sa Loton na talagang 2 lanes lang yung occupied po para doon sa mga sasakyan at sa mga gusto rin po magpa-test. So ayan po, sineset up nila ngayon itong magiging misting area dito po sa May Quirino Grandstand. Ayan. So kasama nila ngayon ang City Engineering at ang Manila Disaster Risk Reduction and Management. Ayan, so dito talagang mas malaki po yung testing area. Ayan, so nakita nyo wala masyadong mga dumadaang sasakyan dito. Talagang magiging dedicated lang po yung kalsada dito para sa mga gustong magpa-test po. At syempre yan po ay libre po para sa lahat. O ngayon good news mga kababayan, no? Okay. Para maibsan yung pangamba ninyo sa traffic, okay, sa pangamba ninyo sa COVID, okay, pipilitin pa rin namin magbuti, no? O ngayon, we will make it better, bigger, and efficient. And to top it all, more convenient, no? Kanina, pagkatapos ng
aming emergency meeting ay alas 3 ng hapon pumunta ho kami. Ito po ang bagong site. Ayan na po. Nakisuyo kami at maraming salamat again ha, Director Cecil Romero. Ayan yun. Bigyan nyo lang po ako. Bigyan nyo lang ako ng siguro mga 48 hours. Bigyan nyo lang po ako ng mga 48 hours. I will do my very best with the help of our co-workers in the city. We will try to develop a new site. So, ibig sabihin, tuloy pa rin ang Loton. Pero, pagbibigay tayo ng additional option. Bakit po kailangan tuloy ang Loton? Dahil matraffic nga, itutuloy mo pa. Kasi po, mas accessible po yun. Yun po, from the south, going to the north. From the west, going to the east. Maganda po siya kasi mas konbinyente po sa lahat. No? Although, magja-generate ang traffic. Pero huwag yung masyadong problema niyang traffic. Pumipila nga kayo sa McDonald's eh. Pumipila nga kayo sa, ano tawag yan? Sa Jollibee, sa drive-thru. Doon, matagal din naman. Di ho ba? Pero, hindi ho yan ang ano. Ang gusto ko lang na maramdaman ninyo at malaman nyo. Dinidinig namin ang inyong concern ng bawat isa. No? Ito po ang area. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Siguro, in a matter of 48 hours, we might, ayan po si Vice Mayor, makabuild naman kami. Mas malaki, mas mahaba, mas kumbinyente para sa lahat. Gagawin dito ang sa ano pa? Drive-thru, misting ano din. Misting area din para dun sa ano natin. Rapid test ulit. Rapid. PCR. Okay. Kasi mas ano to, mas malawak compared dun sa kwan para ma-reduce natin yung volume ng traffic doon. Kaya dalawa na siya. Dito mam wala talagang dumadaang mga ano dito? Wala. During event lang ang din okay. Ano. Doon lang tayo sa Maria Rosa. Sasakyan. Gusto na nila i-set up yung ano yun. Kasi magiging apat eh. Yung mayroon sa truck, sa mga AUV, tapos sa mga motor, tricycle, tapos bikes. Apat na lane. So, apat na lane po. Para hindi magka ano. So ayun po nga, narinig natin kay Engineer Saing na apat na lane po itong gagawing drive-thru na COVID testing area dito po sa Mequirino Grandstand. Kumpara doon sa May Loton kasi ano lang siya, dalawang lane lang po. Ayan, so ito nga yung magiging misting area dito. So talagang magiging malaking tulong din ito. Maliban nga po sa isa kasi sa mga kinukomplain ng mga tao nung unang araw nga po nung drive-thru rapid testing ay ang volume ng traffic doon sa May Loton. Kung kaya't ayun, agad-agad ngang inaksyonan ni Yorme itong pagkakaroon po ng pangalawang drive-thru testing area po dito sa Maynila, which is dito nga po sa May Quirino Grandstand.
katulungan ng City Engineer's Office yung mga tauhan po ng MDRRMO po. Yan para sa pag-set up nitong pangalawang COVID drive-through COVID-19 testing area po dito sa lungsod ng Maynila.